Bago tayo magwakas, ngayon tayo ay hindi na alipin ng kasalanan. Malaya na tayo dahil sinasabi natin na tayo sumasampalataya na kay Kristo at mga anak na tayo ng Diyos, may bahagi na tayo sa sambahayan ng Diyos. Paano tayo ngayon mabubuhay sa mga nalalabi pang araw ng ating buhay bilang malaya na? Ito mga kapatid ang payo sa atin bago tayo mag-iwahiwalay ngayon. Ang sabi nito sa Roma 6, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na maalipin pa sa kasalanan. Tungkol sa pagkaalipin din yan at itinuturo sa atin kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Ano ang sitwasyon natin ngayon? Na yung dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus. Yung dati nating pagkatao, yan yung tumutukoy doon sa meron tayong katawang makasalanan. Sabi diyan, wala nang bisa yan. Bakit? Kasi kasama ng napako ni Kristo sa krus. Hindi naman literal yan. Nung si Kristo ipinako sa krus, mahigit 2,000 taon na nakakaraan noong unang siglo, napako siya sa krus. Tayo, mga kapatid, na mga sumasampalataya kay Kristo, yung dati nating pagkatao nung hindi pa tayo sumasampalataya kay Kristo, ay kasama niyang napako sa krus. Bakit? Upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa. Ibig sabihin, para mawala na yan. Mawala na yung katawang makasalanan. Ipinako na yan sa krus, yung dati nating pagkatao. At upang, ang sabi diyan, tayo'y hindi na maalipin pa sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi na tayo alipin. Ulit-ulitin natin yan sa ating mga isipan, paniwalaan natin ang mga talatang, ang talatang yan. Hindi na ako alipin ng kasalanan. Hindi na ako alipin ng kasalanan. Sa verse 12, ito pa sabi nito, kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Huwag daw nating paghariin dahil hindi na tayo alipin. So, hindi na dapat maghahari ang kasalanan sa atin. Kapag nagahari yan, ano ba yung hari? Ang hari, makapangyarihan eh. Pag sinabi ng hari, ay hindi mababali. Di ba may kasabihan ng ganun? Ang sinabi ng hari ay hindi nababali. Eh, hari siya eh. Ibig sabihin, sunod-sunuran tayo. Kaya dito mga kapatid ay pinapakita sa atin na hindi tayo dapat pumayag na tayo ay sumuko laban sa mga kasalanan ng ating mga katawan. Hindi tayo dapat pumayag na maging sunod-sunuran lang tayo dahil hindi na hari ang kasalanan. Huwag tayo pumayag na meron pa tayong mga weaknesses na hindi natin malabanan. Kundi mo malabanan yan, manalangin ka sa Panginoon, malalabanan mo yan at sumampalataya ka para malabanan mo yan. Pananampalataya ang kailangan natin. Dahil yung pinanggalingan ng verse niya, verse 12 yan, no? Yung naunang talata dyan sa verse 11, ang sabi rito sa verse 11, tingnan nyo. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y mga tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ang sabi niyan, ituring ninyo. Ituring, pag sinabing ituring, dyan ay nangangailangan ng pananampalataya. Manampalataya ka na ikaw ay tunay na patay na sa kasalanan, pero nabubuhay sa Diyos kay Kristo. Yun ang kailangan natin. Pananampalataya eh. Manampalataya tayo. Pag sinampalataya mo yan, kaya mong labanan ng anumang kahinaan mo. Dahil ang buhay Kristiyano, dapat nabubuhay nga tayo sa pananampalataya. Gaya palagi nating inuulit-ulit dito, yung mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, ng biyaya ng Diyos, ay dapat nabubuhay sa pananampalataya sapagkat ang Ebanghelyo, sabi nito, sapagkat dito, ang tinutukoy yan, sapagkat dito sa Ebanghelyo, parang gano'n lang yan, pag binasa natin 16, eh, sapagkat dito sa Ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Makita, sana maunawaan natin lahat yan. Palagi nating inuulit yan sapagkat nandyan ang ating buhay, mga kapatid, sa gospel. Na ang gospel ay nagsisimula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Puro pananampalataya yan. Gaya ng nasusulat, ang sabi niya, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung nabasa natin, mga kapatid, na dito sa naunang verse, gayon din naman kayo, ituring ninyong kay tunay na mga patay na sa kasalanan. Ang kailangan natin dyan, pananampalataya, na talagang i-consider natin
ibilang natin ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan at hindi na mag-ahari sa atin ang kasalanan dahil tayo nabubuhay ngayon sa Diyos. Kaya may laban ka. Ngayon, kung susurrender ka agad sa kasalanan, oh, nandiyan na naman ang weakness ko, patay na naman ako, hindi ganun. Itaboy natin ang mga weaknesses natin, ang mga tukso, mga kasalanan, kayang-kaya natin itabuyan. Kailangan mo lang ang pananampalataya sapagkat ang buhay natin mga Kristiyano ay dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ito pa upayo sa atin sa Roma 6.13. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan. Yung mga bahagi ng ating katawan, yan yung literal na katawan natin at tinutukoy dyan. Yung pisikal na katangian natin. Yung kagandahan, kung maganda ka, kung kagwapuhan mo, kung gwapo ka, kung malakas ka, yung bisig mo, yung lakas mo, yung talino mo, yung mga abilidad mo, ang ating mga angking kagalingan. Ang sabi dyan, huwag nating ihandog sa kasalanan. Huwag nating ialay. Pag sinabing ihandog, ialay. Na bilang kasangkapan tungo sa kasalanan. Na maging instrumento pa yung mga magaganda mong katangian para magkasala. Magkasala ka, magkasala ang ibang mga tao kasi nagiging kasangkapan tungo sa kasalanan. Di ba? Halimbawa, dahil sa kagandahan mo, ay nagkakasala ka pati ang ibang mga tao na nakakakita sa iyo. Bakit? Kasi alam mo nang sexy ka. Alam mo nang sexy ka at magandang lalaki ka. Inilalantad mo pa yan sa publiko. Ano ka, nanunukso? O hindi, ikaw ang una may kasalanan dyan, pati yung nagkasala. Walang kaugnayan yan doon sa napabalitang yung rape. Hindi gano'n yun. No? Iba yun. Ibang issue yun. Na sinasabi ko, yung intention, yung intentional na intention mo, i-display ang katawan mo. Na dahil sa pagdi-display mo ng katawan mo, alam mo, pinagmamalaki mo, pinagyayabang mo. Di ba? Kaya sa ibang mga talata ng Biblia, mayroong mga sinasabi si Pablo na yung mga babae dapat maging mainhin sa kanilang mga pananamit. Example ko lang yun, mga kapatid. Halimbawa, magaling ka sa batas, matalino ka. Nasa katawan mo rin yan, di ba? Yung talino mo, ginagamit mo sa korupsyon. Dahil sa sobrang talino mo, kayang-kaya mong palusutan ang mga batas. Sapagkat alam mo kung paano ka lulusot sa mga letra ng batas ng tao. O mayamang ka, yung kayamanan mo, ginagamit mo naman upang mapunan o masatisfy ang iyong mga kalayawan. Pwede rin ganun yun, di ba? Dahil malakas ka, ginagamit mo yung lakas mo para makapangkapi. Marami pa, mga kapatid, maubusan tayo ng oras pag inisa-isa natin yan. So, hindi natin dapat gamitin ang ating katawan para maging kasangkapan ng kasalanan. Di ba? Sabi yan, bilang kasangkapan ng kasamaan, tungo sa kasalanan. Naging kasangkapan ng body natin para magkasala tayo, para magkasala ang ibang mga tao. Ano pa kasunod niya? Mahaba yung talata, kaya pinutol ko. 6.13 pa rin to. Kundi, ito yung salungat yan. Sa halip na kanyan, ito dapat gawin natin. Kung hindi, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay. Yun, dapat natin gawin. Kaya nga, born again eh. Nabuhay tayo sa mga patay, patay ang ating kalagayan noon. Dapat ihandog natin ang ating sarili sa Diyos. Huwag nandun sa kasamaan. At ang sabi riyan, at mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid ng Diyos. So yung mga bahagi ng katawan natin, ihandog natin bilang instrumento o kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. At alam niyo mga kapatid, kapag nagawa natin yan, kapag natupad natin sa ating buhay yan, masasamba natin ang Diyos. Dahil sa huling talata nating babasahin, kaya nga mga kapatid, ipinamamanay ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. O makapag-aalay tayo ng tunay na pagsamba. Kapag tayo'y nanatiling malaya, hindi na tayo bumabalik sa pagkaalipin natin dahil napalaya na nga tayo. Kinakailangan
Sampalatayanan natin yan, mga kapatid. Manindigan tayo na hindi na nga talaga tayo alipin ng mga maling aral at ng mga masasamang mga pag-uugali. So yan po, mga kapatid, ang tungkol doon sa katotohanan na magpapalaya sa inyo. So hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat po. Naway nakatulong sa atin ang ating ginawang aralin na ito.